Okay, dami ingredients po, ano, no? Okay, so mag-start po tayo. Bali, ganito po. Ang lulutuin ko po is ginata ang kamansin na may nabong. Okay? So, yun ang putahe po natin ngayon. So, i-introduce ko po yung mga ingredients na gagamitin po natin. So, ang ating mauna, itong kamansi. So, ito po yung kamansi po natin. So, kung mapapansin nyo, medyo mix-mix na. Pero, sabi ko dun sa ano, gusto ko tong ano, may halong papaya. So, ito po yung nabigay ko po. So, mapapansin nyo po ulit, may tubig po siya. So, ang ginawa ko po, binabad ko po siya sa tubig para hindi siya dry tignan. Kasi nung binili ko po siya, dry na dry. So, syempre, bebenta nila, nahiwa na. So, syempre, yung moist nag-evaporate. So, ilagyan ko po siya ng tubig para bumalik yung sigla ng kulay po natin. Okay. Ganun din po sa ating bulaklak ng kalabasa. So, makikita nyo po kung paano ko siya nilinisan. Okay? So, pinabad po natin para sumigla po yung ating bulaklak. Kanina yung danta yan. Pero ngayon, tingnan nyo po. Okay. So, susunod po yung dahon ng sitaw. So, kung mapapansin nyo, iniwa ko po siya. Iniwa ko po siya kasi ang lalaki po eh. Ang lalaki ng dahon niya. So, mas maganda po kung medyo malitan po natin ang konti. Tapos, binabad po natin sa tubig para bumalik ulit yung sigla po ng ating kulay. Tapos, fresh na fresh yung itsura niya pag nailuto po natin. Okay. Okay. So, ito po yung native na gabi. Okay? Tapos, ito po yung labong po natin. Nagagamitin po natin. Okay? Tapos, ito yung mga ano, ang kailanganin po natin. Sibuyas, maputi, bawang, at luya. Para sa akin, mas maganda kapag marami pong luya. Okay po? Tapos, yung sili. Pampabango po yan. Pampalasa po. Okay. Tapos, ito po. Nalimutan po ang tawag dito. Sa Tagalog, nalimutan ko. Paki-comment below na lang. Nalimutan ko talaga yung pangalan nito eh. Pero ang tawag dito sa amin, sa Pangasinan, is gabay. Pero nalimutan ko talaga kung anong Tagalog nito. Sorry. Pero isi-search ko kung ano. Tapos, ang ating dried hipon. Maganda po ito. Dagdag lasa. Na gustong ko ito kasi para mas malasa, magbigyan ng ganda ang ating lulutuin ginataang kamansi at labong. Okay? So, ito yung gata po natin. Fresh po yung gagamitin po natin. So, nagpapiga ako. Ito yung fresh. Ito yung unang piga. Tapos, ito po yung pangalawang piga. So, yun. Mas maganda po talaga yung fresh. So, may sahog po tayo rito na galunggong. So, itong galunggong po na ito, ito po yung malalaki na galunggong. Ito yung tinatawag nilang damortes. So, pinahiwa ko sa tatlo ang isa. So, ganito po, hiwa-hiwa na po. Bali, napito ko po siya ng half cook. Ito po yung sasahog po natin. No? So, anyway, kung meron kayong leftover na isda dyan o inihaw, ganun, leftover, kagapit, pwede nyo isahog po. Pwede nyo isahog, sayang naman. So, okay, mag-start na po tayo. Okay? Alright. Okay, so, mapapansin nyo po, parang may dumi. Pero ano po ito, ito po yung pinagprituhan ko po ng ano, yung galunggong po natin, yung damortes. So, tinanggal ko yung mantika, tapos pinalitan ko siya ng bago. Pero yung nandyan na naiwan, lasa po yan na sasama sa ating lulutuin ginataang kamansi at labong. Okay? So, start na po tayo. Ang mauuna po is ang ating sibuyas, bawang, luya, tapos yan, itong sili-sigang. Sabay na po ito. Ganito pong gawin nyo po kapag
dito pag may pinagtrikuhan ng sample isda, tapos may gagawin kayong gulay or may lulutuin kayong gulay, yun ka po gawin mo. Maganda pa ito. So ang next po natin yung gabi. Tapos ang next yung kamangse po natin. Pump po natin ng isang minuto. Okay. Kumulo na po. So, ang next po, ating labong. Dali, itong labong po namin galing po dito sa likod ng MG. So, ito po siya. Sariwang-sariwa po yan galing po dito sa MG. So, yung labong po, pinaibabaw po natin. So, kailangan pa pong maluto yung gulay natin dyan sa ilalim. Takpak po natin ulit. Ang ganda. Ang bango. Okay. Yun. Next po is yung gabay. Na hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung anong pangalan nito sa Tagalog. Ano ba yun? Nalimutan ko. Comment down below, ha? Okay. So, paibabaw lang muna natin. Tatakpak po natin ulit. Tapos yung isang minuto, hindi na po natin ilagay sa ibabaw itong hipon. Okay. Kasi itong gabi, madali lang po siyang maluto. Parang sitaw lang po yan. Okay. So, tatakpak po natin ulit. Oh! Po yung hipon niya. Ibig sabihin, mahalo na yung lasa ng hipon sa ating gulay. Pero kapag may allergy kayo sa hipon, huwag na kayo maglog eh. Pwede rin dilis. Bagay nyo dilis. Pasarap yung puyo. Pero I suggest na iprito nyo muna ng konti para lumabas yung lasa ng ating dilis. Okay. So, ilagay na po natin yung ating dahon. So, kung mapapansin nyo, nag-mix na po yung black po ng ating kalabas. Ha? Kasi prehas lang po siya na mabilis maluto. So, pinaghalo ko na po siya. So, tatakpak po natin ulit para malamta po yung ating gulay. Huwag nyo munang haluin. Hayaan nyo munang maluto siya sa kanyang steam. Okay. Tatakpan ko muna. Boom. Ito yung sinasabi ko. Kailangan pong malagka siya sa kanyang steam. Okay, haluin na po natin. So, ang nagamitin ko po, di po ako gagamit ng bagoong na isda. Ang gagamitin ko lang po, asin. Bakit po? Kasi mawawala yung lasa ng ating hipon. So, mas maganda po, asin lang po. Okay? Yan lang po, hindi lang. Tapos, ilalagay po natin yung isda sa gitna. Sa gitna po natin ilagay. So, nakikita nyo, may sabaw po siya. So, ibig sabihin niya po yung juice ng ating isda. Okay. So, yan lang po. Ngayon, ilalagay na po natin yung ating gata. Ito yung pinakaunang piga na gata. Natin ulit. Okay. Kain na po tayo. Okay. Please subscribe po sa aking channel, Chef Kaloy po. Updated kayo sa mga susunod na video ko. Okay? So, please subscribe.
Thank you.